magandang lalaki ako sa inyong lahat, Onadski TV once again. And ngayon, meron tayong mabilisang vlog lang. Pasensya na, hindi na ako masyado nakakapag-shoot kasi sobrang busy na talaga sa trabaho, pati sa pagiging tatay. Kaya ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog. So ngayon, magkakaroon lang tayo ng quick comparison between the two modems or Wi-Fi modem na meron tayo. So ever since I've been using the Black Mamba or the B525 Huawei, but recently nagkaroon kasi ako ng problem with the internet, kaya nakapabili ako ng backup na Wi-Fi modem, which is the CAT4 PLDT home modem. It's the R051 modem. So dito ang nakalagay dito is the PLDT SIM powered by Smart. It's a prepaid SIM. Dito naman is yung ating postpaid na SIM ng Smart. So later, titignan natin kung ano yung difference ng speed ng dalawa. And of course, just a disclaimer, syempre meron siyang difference talaga. But I would like to tell you guys na syempre magkakaroon talaga ng it depends on the ano talaga, the location, yung tower na kino-connect nila, kung saan sila nagko-connect. But gusto ko lang magkaroon ng ano, quick comparison para lang may idea rin kayo guys. So we're going to use the speed test by Ookla for the ano, for the comparison ng speed. So ang uunahin natin is yung PLDT home CAT4 modem. Ang kagandahan dito is portable siya and maganda ang design, magaang, but the problem is wala siyang external antenna, no. So if you are planning to buy a MIMO antenna or external antenna, wala kasing paglalagyan. Though sa internet, alam po may mga nagmo-modify ng kanyang likod for the antenna. Hindi pa siya open line and wala pong full admin access, pero pwedeng gawa ng paraan yun. Marami rin online. But ito kasi yung B525 or the Black Mamba. Napakaganda rin tong modem na to. Maraming bands na pwedeng pagpilian kasi full admin siya. Pwedeng i-full admin and open line. And yun, maraming sinusupport na band. Pag sinabing band, yun yung mga network na pwede mong pagpilian, Mapa, Globe, Smart, or any carrier. So tignan natin kung sino yung lamang ngayon sa speed. Though this is ano naman, no, parang apples and bananas yung pag ano natin, pagko-compare. Pero gusto ko lang talaga malaman kung may potential ba tong PLDT home kahit hindi pa natin siya ino-open line. So right now we're going to have a quick speed test lang. So the first one will be the PLDT home Wi-Fi. So gamit natin tong iPad to check the speed. So let's check. Ayan. Tignan natin yung speed. Okay. So yan yung upload speed niya. And the download speed, and this is the upload speed. Ayun, so 16.1 Mbps for the download and 2.14 Mbps for the upload. So yung ping naman niya is 21 milliseconds. So kung ikaw ay gamer, lalo na at medyo particular ka sa ping, pwede mo rin makita kung mas okay siya sa mga nilalaro mo. So, let's check the other one. So, ang gagawin natin, i-connect natin siya sa Black Mamba. SIM. So, ito yung Huawei 024. Anyway, ang location ko ngayon is Mindoro, Manila. Para lang din may idea kayo kung ano yung kung saan yung location ng speed. And medyo ano to, indoor to, so sarado dahil naka aircon. So pag nilabas mo pa to, syempre mas mabilis pa to. So right now we're going to check the speed of the other one, the Black Mamba. Let's see.
Sa download speed, medyo mas mabagal siya, 10.4. Pero look at the upload speed. So, sa iba, mas mahalaga sa kanila yung upload speed, lalo na kapag nagsistream sila and may conference or anything. Napakataas. And ang ping niya is 19 milliseconds. And mind you guys, pwede natin palitan yung band nitong Black Mamba. So right now, 10.4 siya. Pero pag nagpalit ako ng band, kayang-kaya niyang mahigitan yung speed na binibigay ni PLDT Home Wi-Fi. Pero right now kasi, since mobile lang naman ang ginagamit ko, I'm satisfied with the speed. Pero pwede siyang mag-improve. Pwede kang mamili ng speed or ng band na pagkoconnectan and magbabari yung speed doon. And ang kagandaan dito, may external port for the antenna. Pag naka-mimo antenna ka, pwede pumalo to up to 100 Mbps kung ikaw ay naka-postpaid naman, pwede mo siyang itry. So, not bad at all. So, if you are looking for a backup connection, pwedeng-pwedeng gamitin yung PLDT Home Wi-Fi na ito. Actually, tip lang, bas bumili kayo sa lagi siyang ubos sa store, bili kayo online kasi mas mura siya sa online. May bagong labas yung CAT6 Evolution tsaka yung isa pa, pero hindi kasi siya available nung bumili ako kaya nagmamadali kasi ako. Pero may mas latest model na to, kaso mas malaki siya. Pero if you want an all around modem, this the Black Mamba is the talaga eh. Is that modem to beat right now. So next pang vlog natin, magpapalit-palit tayo ng band para malaman niyo yung sinasabi ko about this. So yun lang. So thank you very much for listening and don't forget to like and subscribe. And I will try my best na makapag-upload kahit mga raw videos lang katulad nito para meron tayong mga reviews pa rin. So thank you very much for watching this vlog and I hope may nakuha kayo. And yun lang. Peace out. Bye!